Bakit nga ba binyantaan ni Silva sila Kaluo na huwag gagalawin ng Phantom Troupe o mas kilala ng karamihan na Spider? Kumusta kayo mga kaibigan, nandito tayo ngayon para talakayin kung bakit nga ba binyantaan ni Silva sila Kaluo na huwag gagalawin ng Phantom Troupe o mas kilala ng karamihan bilang Spider. Pero kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag niyo kalimutan mag-like at subscribe para updated kayo sa mga bago kong ilalabas na mga video. Maraming salamat po. Ang mga sasabihin ko dito ay batay lamang sa aking pananaliksik at batay lang din sa aking obserbasyon at opinyon. Kaya kung may nakalimutan at may mali man akong nasabi, maaari niyong sabihin yan sa baba para ating mapag-usapan. Pero bago tayo magsimula mga idol, intro muna tayo. Sino nga ba si Silva? Si Silva ang ama ni Kaluo at tumatayong pinuno ng pamilyang Zobae. Masasabi natin na si Silva ay isang mahusay na asasin, ngunit mabuting ama sa kanyang mga anak. Na kahit sinong ipaligpit sa kanya ay kanyang gagawin basta sapat ang bayad sa kanya. Ngunit may isang pagkakataon na lubhang nahirapan si Silva nung may pinatapos sa kanyang membro ng Spider. Sinabi ni Silva na hindi sulit ang bayad sa trabaho na iyon dahil talagang nahirapan siya sa laban na iyon. Dahil din kasi sa trabaho na iyon, nakatapat niya ang pinuno ng Spider na si Crollo Lucifer, na kung saan sa anime hindi na pinakita kung ano ang naging resulta sa nasabing laban. Para sa akin mga idol, kaya binyantaan ni Silva ang kanyang mga anak na huwag gagalawin ng Spider dahil nalaman niya ang tunay na lakas ng mga ito. Maaring nalaman ni Silva na hindi basta-basta ang lakas ng grupong Spider. Dahil ang lahat ng mga kasapi nito ay mga mahuhusay sa iba't ibang estilo ng pakikipaglaban. At mga dalubhasa na sa paggamit ng Nen, kung kaya nalaman ni Silva ang kanilang tunay na lakas at kapangyarihan. Sa kaso naman ng paglalaban ni Silva at ni Crollo Lucifer, para sa akin si Silva ang nanalo sa nasabing laban. Maaring sa panahon na iyon malakas na rin si Crollo Lucifer, ngunit hindi pa ito sapat upang matalo si Silva. Dahil mula pagkabata ni Silva nagsasanay na ito upang maging mahusay na asasin. Alam naman natin sa pamilyang Zodek, hindi basta-basta ang pagsasanay na kanilang ginagawa, lalo na sa mga membro ng nasabing pamilya. At batay naman sa pisikal na lakas ng pangangatawan, masasabi natin na mas malakas si Silva kaysa sa pinuno ng Spider. Dahil ang katawan ni Silva kayang tumanggap ng lason, kuryente at kung ano-ano pang nakakamatay na bagay. Ang isa pang naiisip ko na dahilan kung bakit nagtagumpay si Silva na patayin ang isang member ng Spider dahil sa meron itong kasama. Alam naman natin na kapag kumikilos ang pamilyang Zobae, palagi itong may kasama, katulad na lamang ni Illumi na palaging kasama si Kaluto sa kanyang mga misyon. Ngunit malabong si Seno ang kasama ni Silva nung nangyari ang laban nila ng pinuno ng Spider. Dahil nung nakita ni Seno si Crollo Lucifer, hindi niya alam ang abilidad nito, kung kaya malabong si Seno ang kasama niya nung nangyari ang paglalaban. Maaring ibang member ito ng pamilyang Zodek na kayang makipagsabayan sa lakas ng grupong Spider. Ganun pa man mga idol, kitang-kita kung gaano kataas ang respeto ni Silva sa grupong Spider, lalo na sa kanilang pinuno na si Crollo Lucifer. Kahit ang grupong Spider, nire-respeto nila ang lakas ng pamilyang Zodek. Isa rin sa mga naiisip ko mga idol kung bakit hindi tumutol si Silva na sumali si Kaluto at Illumi sa Spider. Dahil sa alam niya na lalakas pa lalo ang mga ito pag sumali sila sa grupong Spider. Hanggang dito na lamang po ang video. Kung may nakalimutan o may mali man akong nasabi, maaari mong sabihin yan sa baba para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa pakikinig.